Maganda ako sa araw, mga ka-explorer. Welcome back to my channel. For today's vlog, ang gagawin mo naman po natin ay ang kwek-kwek. Yes, kwek-kwek naman po ang gagawin natin. So, are you ready, guys? Are you ready to explore? So, let's go! Explorer, welcome back to my channel. For today's vlog, ang gagawin po natin ay isa sa mga sikat na street food dito sa Pilipinas. At ito ay ang kwek-kwek. Yes, you heard it right. Kwek-kwek po ang gagawin natin for today. So, samahan niyo na ako at gawin natin ang kwek-kwek. Let's explore! Ang una natin gagawin ay lutuin ang itlog pugo. So, let's go! So, ayan yung itlog pugo natin. Hinugasan ko na siya kanina. And ngayon, lalagyan natin siya ng water. Ang pagluluto ng itlog pugo, guys, is sandali lang naman. Actually, it only takes 2 minutes and 30 seconds para maluto yung itlog pugo. Pero sa case ko kasi, gusto kong ma-sure na lutong-luto yung itlog pugo. So, ang gagawin ko po is, iluto ko siya for at least 10 minutes, I guess. So, antayin na lang natin na maluto ang ating itlog pugo. Oops. Okay, antayin natin maluto yan, ha? Ayan, guys. Luto na po ang ating itlog pugo. So, balatan po muna natin siya at i-ready para sa ating kwek-kwek. So, ayan, guys. Balatan po muna natin yung kwek-kwek. So, ay, kwek-kwek, yung itlog pugo. So, ganito po kasi yan. Diba tinuro ko na po sa inyo before yung sa ano, pagbabalat ng itlog. Papagulungin niyo po muna siya para madurog yung shell. Para pag ano niya, oh, hindi naman perfect yung pagluluto. Oh, kainin ko na lang. Tara po. Ayun na, guys. Oh, narinig niyo? Diba? So, ayan, guys. Ayan. Dapat, ano, yung shell, durog na durog. Para hindi matatanga yung pinakalaman niya. Kasi pag yung, ano, pagka hindi durog yung shell, matatanga yung pinakalaman. So, dapat talaga walang, ano, yung durog na durog. Ganun ang hirap-hirap balutan mo. Pero ang sarap-sarap po nito itlog pugo. Favorite ko to eh. Actually, binabad ko po siya sa tubig. Kasi mainit pa po yung itlog pugo natin. Yeah, mainit pa talaga siya. Oh. Ay, binabit ko siya. So, so, ayan, guys, oh. Tingnan niyo. Perfect yung pagkakabalat niya. Pagka durog na durog yung ano, yung shell niya. Kasi pagka hindi durog yung shell, ano, like na sinabi ko kanina. So, ganyan ginagawa ko. Ayan. Ako, pagugulong ko. Ayan, gulong-gulong na ganyan. Kasi pinapagulong ko. Pati siya na kayo, ah.
kasi hindi ko masyado mapakita sa inyo kasi wala ko naman ano eh. Tagawa ko ng cellphone. As I told you, cellphone na. Oh, tinan mo, ang bilis! Guys, diba? Ang bilis-bilis yung tanggalin. Bonggang-bongga. Katuwa. Nakakatuwa pagka ano. Pabilis tanggalin yung balay. Oh, diba? Ang bilis. Bilis-bilis niya, diba? Oh, diba? Ang bilis. Oh, diba? Oh. Ayan, tingnan nyo ang nangyari. Pagka hindi siya pag hindi siya durog na durog, ayan o, nasisira. Sisira yung balat niya. So, kailangan durog talaga siya. May sumihirip na bata. Inaabangan niya yung ano, yung itlog. Akala niya ibibigay ko sa kanya. Eh di ba lulutuin natin kwek-kwek? Wala, ibibigay ko sa kanya. Ay, ano talaga yung anak ko. Ang bulilit ko. Yung pagbawalat pa lang ng ano, ng itlog. Matagal na eh. Abutin tayo ng 5 minutes. Lalo pag kami mga nakaabala, mga chikiting, ayan. Medyo pasaway sila kasi gusto nila kumain ng itlog pogo. Favorite namin mag-ina to eh. Pag bumibili ako ng ano, ng itlog. Bumibili kasi ako ng ano, pagkain sa pasalubong. Pasalubong, syempre, hindi ko naman madalas makita ako sa bumibili ng ganito. So, pinapasalubong ako siya. And happy naman siya. Happy din. Napasaya siya dito. So, ayan guys, iset aside muna natin yung itlog ugo kasi gagamitin natin yan mamaya for our kwek-kwek. Ito na yung ating mahiwagang bowl. Mahiwagang bowl kasi dito natin nahaluin ang ating pangkot. Okay. So, ayan guys, kailangan natin ng 1 cup. 1 cup ng all-purpose flour. Oops. Alam niyo naman na ito ay 1 half, diba? So, kailangan 2. Ayan. So, meron tayo. Ayan. 1 half. Ay, 1 cup. Ng all-purpose flour. Sorry naman. Ayun naman, masyado namang kain sa akin. Sorry na. And 1/4 ng cornstarch. So, oops. Ayan. Look. One portion ng cornstarch. Dito na natin siya ilagay. So, salt. Salt po ito, salt. Asin. Pepper. Yung durug na durug na paminta yung binili. Para maganda. Ay, kumontra. Kontra pa kayo. Sarap. Ang sarap niya. Ang sarap naman yung paminta. 1 half teaspoon. 1 half teaspoon. Pero, tansyayin na lang natin ito. Ayan. 1 half teaspoon na baking powder. Baking powder po yan. Ayan. Baking powder.
And haluin muna natin. Haluin, haluin. Mix natin together. Kasama ng pepper at saka ng salt. Pero gusto kong dagdagan ng salt para medyo ano pa siya. Ang ginamit ko pong salt is rock salt. Tara lang po yung ginamit ko. Hindi po ako gumamit ng whisk. Ito sa ako sanay gumamit din. Siguro paroroon din at paroroon din, di ba? Mga term ng matatanda. Lagdagan natin na tubig. Yung tubig, guys, tansyahan lang kasi siya kung para makuha nyo lang yung texture na kailangan talaga natin. Hindi naman kasi dough yung gagawin natin. Saka lumabas ata yung tubig sa tumulo. Kasi dagdal ako ng daldal eh. Ang gagawin natin, guys, parang ano, yung sa pancake. Yung consistency na kailangan natin. Pagka magagawa ko ng pancake. Ganito yung consistency na natin. Yan. Yeah. And, lagyan na natin siya na food color. Food color. Yung ano lang ang binibili kong food color kasi yung sa tindahan. Tigpi 50 cents ata to or piso isa. Yung kulay orange yung binili ko. Yun nga natin. Dapat ba orange? Orange kasi nakikita kong quick, kaya orange yung binili ko. Ah, oo, orange pa. Pero konti lang guys ha. Yung alam niyo yung 1 peso na binili ko. Konti lang yung ano eh. Yung nabawas ko. And, ito na yung color niya oh. O, kita nyo? Diba? So, meaning, makulay siya. Makulay. Yung iba, guys, ang ginagamit is achuete. Tapos, yung iba naman, ang ginagawa nila, itong food color na, itong nabili ko, na food color, ang ano nila is, tinutunaw nila sa mainit na tubig. Ay, pati yung ano ko, donor yun ang yun dito. Uga-uga. Grabe siya. Ayan! Perfect na siya! Treasure! So, ayan guys. Ganyan na yung itsura ng ating ito kasi yung pang-coat natin eh. Ayan. O, ganyan yung inaanap natin na consistency. O, diba? Bongga. So, guys, ang next natin gagawin is pagulungin si itlog pogo dito sa cornstarch. Thank you.
set aside natin yung mga napagulong na natin. Actually guys, i-coat lang naman natin siya ng cornstarch. Coat lang talaga siya, yung parang nilagyan lang natin siya ng ano, parang nilagyan lang natin ng pulbos, ganun lang. Buong palibot. Nakita nyo ba? Nasa sa inyo naman guys yung gamit. Pero pagka yung pambenta nyo kasi guys, o kaya panghanda, yung mga ganyan. Siyempre, kailangan meron kayong gloves. May nabibili naman pong gloves na yung disposable. So, pwede po kayong bumili ng ganun. So, sa akin po kasi guys is just to present to you how to make, oy English yun ah. How to make kwek-kwek. Proud of myself. Kasi guys, first time kong gumawa ng kwek-kwek. Lahat ng mga first time kong ginagawa guys, pinapakita ko sa inyo. Ganun ko kayo ka-love. Yes. Love na love ko kayo eh. Siyempre, kayo yung mga supporters ko, di ba? Kundi dahil sa inyo, I won't be here. We, sikat ka na be. Joke lang. Uy, kayo magalit ah. Gusto ko lang naman ano, maging at ease. Ano ba yung at ease sa Tagalog? Kampante. Ayan, gusto ko lang naman maging kampante kayo sa akin. Susunod guys, ang gagawin ko naman dila-dila. Ano yung dila-dila? Palitaw po yun. Ayan guys! Ayan, oh, ready na siya. Ang next naman natin gagawin guys is i-coat natin na siya sa dito sa ating coating. Diba, nalagyan na natin siya ng pinaka-base. Pinaka-base coat natin is cornstarch. Ay! Muntik pang mahulog. Friendship. Ready na siya para iprito. Tara na guys! Prituhan time! So, ayan guys. Prituhan time na tayo. So, tinaman natin. Painitin natin. Ganito kasi, di ba guys? Ganito kasi ako kung mag-check kung mainit na siya. And then, lalagyan natin siya ng mantika. Hindi mo naman kailangan deep fry. Kasi maluluto naman siya. So, ayan guys. Hintayin muna natin siya na medyo kumulukulo ng konti. And ito naman, i-coat natin ng ganyan. Hindi pa siya masyado mainit, diba? Pero pwede na. Ninaan ko po yung apoy kasi may tumawag po. Eh, alam niyo naman ang gamit ko, i-cellphone lang. So, may tumawag sa cellphone ko. Yan. Putol yung ating recording. Yan, narinig nyo? Nag-chat na siya. Ang pag-ano na ito guys, mga 2 minutes bago nyo siya hanguin. Parang ang dami nung ginawa kong sauce. Ay, na ano, oo nga, na pang coating. Pusin ko kaya yung ano natin to.
Ayan o. Mm-hmm. Perfect. Diba-diba? Ang galing. First time ko itong ginawa, guys. And I'm so proud of myself. Ayan, crispy na siya, diba? Kita nyo naman. Crispy na siya. Then, after yun is, ito natin siya dito. Ayan, natapos na yung ating kwek-kwek. Gawin lang natin yung process ng pagprito at pag-coat natin sa, pag-coat at pagprito natin dun sa kwek-kwek. Until na matapos po yung mga nakasalang natin, yung mga nakakook natin doon. So, game na. Ayan guys, as you can see, ang dami pa nating natira na coat. So, madami talagang makukutan yung ginawa natin na pang-coating for kwek-kwek. Ayan. So, 24 pieces po yung nagawa ko. And, ang dami pa natirang coat. So, depende po sa inyo. Kung gusto niyo magtinda ng ganito, pwedeng-pwede. Kasi, yung ginawa natin yung pang-coat, siguro makaka-coat na siya ng mga 100 pieces. 100 pieces kasi yung ginawa kong ganito, guys. Ay, ginawa ang aking niluto na itlog pugo. And, hindi ko naman siya lahat ginawa ang kwek-kwek. Actually, hindi ako mahilig sa kwek-kwek, guys. Itlog pugo lang talaga yung hilig ko. And, guys. So, pwede na yung maluto natin ang ating kwek-kwek. Kahit patayin natin ang apoy. Kasi mainit na po yung mantika. Ganyan po yung ginagawa ko lagi, guys. Para tipid dun sa gas. Pinapatay ko na po yung apoy para tipid po siya sa gas. Una ko po talagang actually, una ko pong pinapatay yung gasol kaysa dun sa kalan. Yun yung practice ko talaga, guys. So, ayan. Hanguin na natin siya. O, tinan nyo guys, o. Diba? Naluto siya. Ayan, kumukulo-kulo pa siya. So, ayan guys. Ready na po ang ating kwek-kwek. Hindi po man ako magagawa ng sauce. Sa suka ko lang po siya isasaw-saw. Okay. Tiki man time. Ayan guys, ang ating kwek-kwek. Kain na na. So guys, ito lang yung ating sausawan. Suka. Hindi ako masyadong mahilig dito. Pero para sa inyo, titikman ko, diba? Kasi niluto ko, eh, no? Meron siya. Masarap siya, guys. Kahit suka lang yung susawa niyo, masarap. And masarap yung ano, diba? Sarap. Ready na para sa ating mukbang. Sarap, sarap. Wait lang. Mukbang time! So, ayan. Isa na namang successful first time dish ang nagawa ko for today. Ang ating kwek-kwek!
So, ayan, kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, please click the like button, subscribe, and hit the bell button para updated po kayo sa ating mga susunod na vlog. Thank you for watching! Bye!